A blessed day, everyone. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay The Right People for Discipleship. Ang ating verse ay sa Luke chapter 6. Sino ang ating i-disciple? Kanino natin i-invest ang ating buhay? Isang katotohanan na hindi natin maaring i-disciple ang lahat. Maaari tayong magdisipulo ng dalawa or tatlo. Katulad ng ating Panginoong Jesus, hindi siya nag-disciple ng lahat. Siya ay pumili lamang. Dapat pumili tayo ng may katalunuhan at pag-iingat sa ating pagdidisipulo at kung paano natin gawin ito. Sa Luke chapter 6, ating ma-observe na ang Panginoon ay pumili ng kanyang mga dinidisipulo. Sa Luke chapter 6 verse 12, siya ay umakyat sa bundok at nanalangin ng buong magdamag. Maaaring nanalangin siya ng mga taong makakasama niya sa gawain ng Panginoon. Sa Luke chapter 6 verse 13, at nang araw na, tinawag niya ang kanyang mga alagad at humirang siya ng 12 apostles. Ang ating Panginoon ay maaaring pumili pa na mas marami pang mga apostles, pero pumili lamang siya ng 12. Tayo bilang isang tao ay limitado lamang. Hindi natin maaaring i-invest ang ating buhay sa sobrang dami. Merong 5 rason kung bakit natin pumili ng may pag-iingat at katalinuhan sa ating pagdidisipulo. Number 1, you can only disciple a few. Number 2, it's what Jesus did, sapagkat yun din ang ginawa ng ating Panginoon. Jesus invested in a few. Number 3, hindi lahat ay gustong maidisipulo. Meron lang talagang Kristiyano na maaari nating makasama sa gawain ng Panginoon. Number 4, merong ayaw gumawa sa biblical discipleship dahil si Jesus ay hindi Panginoon sa kanilang buhay at hindi talaga tunay na umibig sa Panginoon at walang malalim na pagkakilala sa Panginoon. Ang Panginoon ay hindi priority sa kanilang buhay. Ang pagdidisipulo ay hindi pagsunod sa sariling kagustuhan, kundi ang pagsunod sa kagustuhan ng Panginoon. Number 5, paglaan ng mahabang panahon ang susi sa pagdidisipulo. Ang pagdidisipulo ay ang pagbibigay ng ating oras sa isang tao upang atin siyang maimpluensyahan sa Panginoon kung paano mamuhay sa Panginoon. Aalagaan ng mahabang panahon patungkol sa Panginoon. Hindi natin alam kung talagang gagawin niya ang ating mga naituro sa kanya. Hindi natin alam kung siya rin ay maging tapat isang araw. Ngunit, sa pag-iingat natin sa pagpili sa ating pagdidisipulo, tayo ay makabuo ng isang leader at magkaroon ng malaking impluensya sa iba. Paano natin maingatan ang ating pagpili ng ating mga disciple? Number 1, carefully observe potential disciples. Meron ba siyang puso sa Panginoon? Nais ba niyang lumago? Siya ba ay nag-aral ng salita ng Panginoon? At lagi ba siyang nananalangin? Siya ba interesado na lubos na makilala ang Panginoon sa kanyang buhay? Ang may potential na disciple ay fat or faithful, available, and teachable. They are socially and emotionally mature, willing to go where God called them to go. Number 2, cast a vision for God's call to biblical discipleship. Cast a vision para malaman kung saan patutungo ang ating pagdidisipulo. Ang goal natin ay ang ating dinidisipulo ay lumakad sa Panginoon, palaging mag-pray, at mamunga bilang isang Kristiyano. Number 3, lay out the cause of discipleship. Ang vision natin sa ating mga dinidisipulo ay maging committed siya sa pag-attend sa mga Bible studies, umattend sa mga fellowship. Nakasaad po yan sa Luke chapter 14, verse 25 to 35. Number 4, ask that person to prayerfully decide if this is where it's going. Patuloy natin i-encourage na magpatuloy sa Panginoon at maging committed anuman ang mangyari. Kung tayo ay maging maingat o maayos pagpili kung sino talaga ang bibigyan natin ng laan ng panahon sa ating pagdidisipulo, kahit ito ay dalawa o tatlo,
kung siya naman ay maging faithful sa Panginoon, ay magkaroon ito ng malaking impact sa kabuuan o para sa lahat.